So hi guys. Nagbabalik si Madam na usapang utang tayo kasi hindi naman natin siya i-mention. So dito, 'di ba nga sabi ko nga sa inyo guys, talagang ano ako sa mga utang-utang na 'yan. Naka-play na ba? Talagang ayoko kasi nga sabi ko nga 'di ba sa inyo is utang nga yung aking puhunan dito sa akin sari-sari store guys. Kaya limitado lang ako magpa-utang. So for today's video, walang umiinom ngayon. Kasi bakit kamo, ito na ngayon nangyari. Mga ilang days, mga, di ba, February, March, mga ganun. February, March, yan, bilis sila ng bilis. Nakaraang taon pa yun. Meron ganito, meron din palang senaryo na ganito ang mangungutang, guys, no? So, bilis siya ng bilis, no? Kapitbahay lang to. Pero di natin sabihin, no? Kasi ako talaga, guys, kaya nahihiya kasi ako talagang maningil. Kaya hindi ako nagpapautang. At saka, sinasabi ko lagi sa kanila na bawal utang, bawal kulang. Talaga yan dito, oh. Yan. Alam nila yan. Kasi, kapag utang kasi yung pinuhunan mo sa sari-sari store mo, no? Pangangalagaan mo siya ngayon, guys. Diba? Diba? So ito na nga yung nangyari sa scenario na yun, utang-utang na to. Baka nangyari din sa inyo to, kaya binablog ko guys, no? Pero hindi ko nasasabihin, babanggitin kung sino man tong nangutang sa akin. Basta yung mga nagiinuman to, Diyos ko, diba? Nakakaloka. So hindi naman masyadong kalakihan, diba? Sabi ko nga sa inyo, kapag magpapautang kayo guys, is may limitasyon, no? Limit lang naman yan. So syempre tayo kasi minsan, kahit piso, dos, pinaghihirapan natin yan sa sari-sari store. Kasi hindi mabubuo ang 1,000 kung kulang ng dos, kung kulang ng tres, di ba? Kaya nga nakalagay sa akin is bawal kulang bawal utang. Eh so, ito na nga nangyari. Ilang days, di ba, inom sila ng inom dito, whatever, whatever. Siyempre, ikaw naman, kampante ka kasi ang tagal na bumibili sa iyo dito, no? Nagka-problema ngayon, ng utang. Sinisingil ko na siya. Ayaw na magbayad. Kahit nakikita na lang niya ako dyan sa harapan, kamusta-kamusta lang, ganon. Wala nang, hindi na siya nagbabayad, guys. Huwag din natin pangalan, basta dito to. Basta ito, guys, isang scenario ng pangungutang ng mga customers sa'yo na kahit matagal siya bumibili sa'yo, uutangan ka pa rin niya. Diba? Unang strategy nila, guys, is, una, yan, maganda yung mga pagbabayad nila, ganyan, bayad na bayad, pak na pak, no? Eh, kasi ako talaga, guys, di ko galing maningil ako ng maningil. Kakamustahin lang kita, kamusta? Kaya nga naglagay ako ng ganyan na bawal utang, bawal kulang. Kasi ayoko nga sumakit yung ulo ko at pili lang yung pinapautang ko. Yung mga good payer lang talaga ang pinapautang ko dito sa aking sari-sari store, guys. Kasi, di ba alam nyo naman na ang puhunan ng bakla ay utang din galing sa bangko. Di ba? Bakla. Pero ang kinagandahan doon, guys, hindi na siya ngayon makaulit, hindi na siya nakakabili dito ngayon, di ba? Nakakaloka, hindi na siya makalapit sa akin. Kung may problema man siya, hindi na siya ngayon makalapit kasi hindi nagbayad. Ayun. Ayun ang disadvantage na mangungutang kasi kapag nangungutang ka guys, talaga, obligation mo kahit maliit man yan o malaki, hindi aasenso yung buhay natin kapag hindi tayo marunong magbayad ng mga utang-utang na yan, no? Kasi hodang paano-ano lang, pasi 50-50, magbigay ka, di ba? Sa kanya wala, nakikita niya lang ako dyan, wala, baliwala lang din. So sana hindi siya nanonood ng vlog ko. At kung nanonood ka man ng vlog ko, okay lang para sa'yo to, para aware ka din, di ba? Di ba? So hindi kita binilagyan ng pangalan, hindi ako nag-mention ng pangalan ng kung sino-sino man. Ayun guys. So usapang utang to guys, ayun no, may mga kakilala rin ba kayo na may mga utang sa inyo na dinadaan-daanan na lang kayo, di ba? At ito pa yung isang problema din ng sari-sari store, yung mga pakulang-kulang. Sabi ko, kaya nga po ako naglagay ng karatol na dyan, bawal utang, bawal kulang. Sundin na lang po natin, di ba? Kasi magano lang po yung tinutubo ng tindahan, stress, di ba? May mga expenses ang tindahan, may mga binabayaran ng tindahan, di ba? Kapag hindi ka naghigpit, doon niya nga ang negosyo mo, guys. Kahit doon na lang, sa mga kulang-kulang guys, di ba? At alamin mo yung kinikita mo. Kasi wala talaga, para saan pa nagnegosyo ka, baliwala rin, no?
baliwala rin yung patutunguhan kung pina-implement mo sa kanila na laging kulang-kulang, wala. Nga nga ang tindahan mo talaga, guys. Ano? Kaya for today's video, guys, kanina may bumili lang, kanina umaga, no? Aga-aga nag-inuma yung gin. Yan, itong utang din. Pero sa kapatid ko naman yun, magbabayad naman yun. Ayun, guys. Hay nako, nakaka-stress din talaga, guys. Sabi ko sa inyo, guys, kung hindi nyo kaya mag-handle ng mga utang na yan, guys, no, nakakaloka sa tindahan, no? Hindi lang ganito basta tayo tinda-tinda. Kasi kilatisin mo rin yung mga tao, no? Kung magpapautang ka, kaya ba magbigay ka lang talaga ng limitation sa kanila. Buti na lang sa akin, limit lang talaga yung binigay ko. Hindi na ako nag-add pa ng kung ano-ano, no? Kaya minsan kasi ang hirap din maging close-close sa tao. Kasi pag naging close-close mo yan dito, mga ano mo, utangan ka na. For reality vlog lang talaga, guys, no? May mga ganun talagang tao na pupuntahan ka dito, una bilhin ng bili. Tapos yun, bottom line, tapos pag nakautang na yan sa'yo, iiwas na sa tindahan mo. Totoong nangyayari yan. Ito mga sinasabi ko is reality vlog, reality check na nangyayari talaga sa sari store, diba? Nakakaloka. So ngayon walang umiinom, nagaantay ako ngayon ng mga bumibili. Kanina naman, mga yosi, okay pa naman yung bentahan. Pagbukas ko kanina ng alas 6 ako gabi, guys, nagbukas. Bakit ka mo alas 6 na? Kasi tuloy-tuloy, lagising ako ng alas 4 madaling araw, no? Tapos nakatulog ako ng bandang mga alas 3. Ay, mga alauna ng hapon. Tuloy-tuloy na yun, guys, naligo ang lola mo or whatever. O to, hanggang siguro, hanggang alas 12 na to ng ano, hanggang alas 12 na to ng hapon, ang tulog ko, diba? Eh kasi pagkagabi naman talaga may bentahan dito. Tsaka, sanay na rin sila na gabi ako nagbubukas. Ayun guys. And then tinry ko lang naman, guys, kasi hanggang tanghali. So yun, wala talaga bumili. Pagsapit ng alauna, alas 2, alas 3, napakainit kasi ng panahon, wala na talagang nabili. Yan. Kaya buti na lang ang lola mo. Ang hirap ko pa naman makatulog, guys, kasi dito, tulad dito sa amin, guys, ginagawa yung garahe. So pukpok sila ng pukpok. Hindi makatulog ang bakla. Ang ginagawa ko nga, nag-headset ako. Pero yung yugyug ng ano, guys, naririnig mo pa rin, diba? Parang hindi ka talaga makatulog dito ng sapat. Ayan, nakakatulog na lang ako dito pag mga alas 3. Kaya minsan yung mga ahente ng mga, bakit sarado na pa si Madam Duday? Bakit hindi na nagbubukas? Eh? Tapos yung mga viewers ko rin, Madam Duday, hindi ka na nagbubukas. Nasaan, ano, bakit hindi ka na nagbubukas? So, gabi po ako talaga nagbubukas. At ito nga, oh, pinuntahan ako dito ng ilista. Ayan, ilista sa San Roque. No? Etong ilista naman ito, guys, bagong pakulo ni San Roque, no? 7 days bago mo bayaran yung, ano na to, yung mga bibiliin mo. So, tatawagan muna daw ako. Ayun ang sabi nila. Eh maganda na rin to kasi mamimili nga tayo ng ating paninda. Sana nga huwag tayo adtukin kung saan tayo mamimili ng ating paninda. So ito pa rin naman yung paninda ko, guys. Okay pa naman siya for today's videos. Ayan yung mga paninda ko, guys. Ang pinaka-importante naman dyan, Yossi, alak. Ang ina meron ako, eh. Kasi huwag ka magpupuyat pagka wala kang yosi, alak, kundi ka rin mabibentahan, diba? Kung ano yung mabenta na madaling araw, ayun yung meron ako. Alak, soft drinks, tapos maya-maya, timplang kape. Ayan, guys. Ayun yung mga kape-kape natin for today's video. At marami tayong gatas. Ayan, yung yosi-yosi natin. Marami pa naman, guys. So, sapat. Sapat din naman yung ano natin, yung paninda natin, kasi sabi ko nga, di ba, nakapagbayad niya ako ng credit card, no? Maging ano lang tayo, maging masinop lang talaga tayo sa kaperahan natin, mga guys. Yan. Tapos, ang gagawin ko nga, manghiram lang din muna ako ng sahod kay YouTube para ma-roll yun. Kasi ayoko, sabi ko nga sa inyo, guys, is ayoko kasing ano, na natitembang yung pera mo sa banko. Ang gusto ko, pinapalago pa rin, di ba? So, yung gagamitin nating ano, hiram nating pera, kay YouTube po galing yan. So yun, guys, hanggang dito na lang ang update ni Madam Duday ngayong madaling araw na to, no? Usapang utang. So ikwento nyo na rin dyan sa baba ng video na to yung mga pangyayari sa inyo sa mga utang-utang na yan. So ano ba yung mga iba pang pangyayari ng mga utang-utang na yan, no? Usapang utang sa sari-sari store. Dito lang po kay Madam Duday, ang super box ng bayan. Bye bye, guys, thank you for watching.